natin ang ating sponsors, PNXBet. Register na kayo in user code Lupon WXE. Ayan, yan, yan. Ito, ito. So, nakikita nyo sa inyong mga screens ang current odds natin for the game number 3. And I think, match winner, parang same lang. Sagutin natin yan, natin yung nakita ka. May nagtatanong dito, kung 2.5 daw ba, tapos nag-game 3, panalo daw ba yon? Yes po, panalo ka kahit saan kang tumaya, basta mag-game number 3. Yeah. Kasi ang tinayaan niya is over 2.5. Mm-hmm. Ayan, diba? So, katulad yan, lagi namin sinasabi, pag meron kayong questions na, yan, katulad yan sa bet, or yung mga ganyan tanong lang naman, eh, PM lang po kayo sa Koenix page. Lalo na pag bibili ng voucher. Voucher, yan. Pwede nyo din naman itanong dito sa chat. Lalo na basta mababasa namin. Kasi, naka-live tayo. Kasi minsan, hindi namin nababasa, syempre. Diba? So, we apologize for that. Pero, tinatry din naman namin tingnan o basahin lahat ng comment minsan nyo. Minsan kasi natatabunan same na din dun sa mga tropa natin from YouTube. Yeah, and hello kay Alfie. Yan, may civil war daw ba mamaya? Wala po. Bukas na ulit. Yes. Yan yung ating regular season. So, dyan nyo mapapanood na maglaban-laban lahat ng teams dito. Wala ng group dito. Hindi ko alam kung ano yung schedule bukas, pero alam ko yung schedule namin, ano yung 11 pa ata kami. Parang ganun, 11. So, yan. Abangan nyo na lang sa Lupon WXC Civil War page. At syempre, The Armory sa Shopee and Facebook. I-like nyo na yung aming page and yung Shopee page natin. Check out nyo na yung mga available na designs and yung mga sizes. Kasi minsan wala ng mga store. Ayan, nanalo na yan. Games plus 1.5, ayan, elephant. Ayan, panalo na yan kung dyan kayo nag-bet. Pasok na ba nga yan? Yappy. And ito nga yung suot namin ni Pilaj, yung black and white. Black na gold tip? At white na gold tip. Yan. Na t-shirt. Yappy. Okay. Na t-shirt. At syempre yung mga Civil War jersey packs natin available din yan sa The Shopee. Armory. Shopee. Search nyo lang, The Armory. And syempre, 2LM. Para sa akin, mas, para sa akin kasi mas madaling umorder sa Shopee. At saka kita mo yung, yung tracking. Availability din ng, availability ng, kunwari, ano bang, meron pa po ba kayong XL? Ayan, makikita mo. Yun, meron pa. Oh. Order niya. Available saka, pa ba yung pilarge? Oo, nag-pilarge. Galing na. Tsaka minsan, di ba kasi nagkakaroon ng mga, ang corny mo. Corny, pero pilarge. Anong size ng damit mo, Lodge? Pilarge. Tsaka minsan, nagkakaroon sila mga free shipping. Ayan. So, doon pa lang. May mga, ano na? Ano? Do? Ano? Medium key? Hindi. Baka medium malaki. Mga ganun. Medium malaki. Tigil nyo na yan. Kay Aki. Medium. Hello medium kay Reggie Dalisa and kay Well. Ayan, may sabon daw ba yung bathtub sabon? Ang tawag dun? Yung nilalaglag? Yung bubble? Bat bomb? Oo, no? Yung pag ginanan mo. Mga ganun-ganun na. Miss pa. Yappy. Ay, hindi pala ako nakaka-relate doon. Si Aki lang pala yun. Kaya, okay. Kaya ako tinanong si Aki kasi may bathtub sa bahay. Ay, wala. Ako yung couple mo. Ang dami wala mong picture. Saan na yun? Sa ibang sa lugar yun? Sa okay. Aso yun. Di sa amin yun. Uy, si Bailey. Tamang lang kami. Yung yung ginaganon. Anong tawag doon? Swimming pool. Hindi. Yung bomba. Poso. Buti nga sa inyo, poso. Sa amin, poso negro. Hindi ko alam tawag. Poso negro. Ayaw, niligo ko sa poso negro. Oo, kaya nga ganito kulay ko eh. Sa aso yan ah. Hindi naman sa aso yan. Pero hindi ganun ang amoy. Diba? May Bulgari tayo eh. Ang galing naman ng mga ayat sa inyo na may Bulgari. Oo, ganun na. Big time. Dirty and dirty. Ayan, hello. Ito may mga nagpapa-shoutout. Yan, kay Yelo, kay Justin Perez, Jonathan. Kay Justin ulit. Yan. Bailey the Dachshund. Bailey the Dachshund. Tawa pa kong doggy yan. Sana aw-aw dyan. Francis Ramos. Shout out. Na-miss ko tuloy yung mga pusa namin. Wala kasi yung mga chichu dogs at pusikat. Chichu dogs at mga pusikat. Sayang. Bawal na wala nang nahihimas. Pag ganun. Pati-stress na stress eh. Diba? Pero ito na. Malapit na matapos yung draft for the both sides. No? Yung Vici Gaming, tinapatan nila ng Raid King yung PA ng Elephant dito. Since very confident ang Elephant na i-second pick yung PA nila. And meron naman, sasabay naman sa late game itong Raid King kahit pa paano. Pero hindi sila mag... Oh? Okay lang. So, Grimstroke support. Pero kapag nagtagal tong game na to, taking time bomb dito yung Grimstroke. Pag nag-dark portrait yan, tapos sakit. Gayahin yan, PA, magtagu-tagu na talaga yung Lion at saka entrant protector mamaya. Pag hinabol yan ng pwede nga na i-rush ata yun eh. Pero,
Siguro depende mga defensive defensive item na muna kasi siya yung pinaka vulnerable dito for Vici Gaming eh. Siya yung pwedeng talunan, yung maging witch doctor nung first game, di wala din naman pang escape mechanic ang isang Grimstroke, parang W. Kailangan niyan mga Glimmer or Force Top. Oo. Mm-hmm. Early game siguro, early to mid. Yan, mayayari siya niyang PA dahil every time na makita siya siya, biblinkan, Phantom Strike lang yan. Yeah. Tapos talaga yan. Uy! Tagas ang tinta. SF! SF mid. Ngayon ko na lang ulit nakita yung SF dito sa ano ah. Exciting din talaga sa China, you know? Wala silang pake sa meta, you know? Dati. And Ori ang gagamit niyan. Gusto ko dati, ginagawa niyo yung ano eh, Shaman tsaka Kun ka. Basta mahulugan ng X marks na spot, wala nang kawala yun. Matik talaga yun, literal. Mm-hmm. Hindi lang Facebook gagawin mo dun. Ba, hindi ka patang gumawa ng bagong account, pati TikTok, makailang video ka dyan. Pero Queen of Boy, classic. Classic to. Classic na mid lane matchup. Queen of Pain and SF sa mid, no? Parang ano lang yun, yung 1v1. Mm-hmm. 1v1 SF, or kaya ano, Queen of Pain pack, yung mga ganun. Pero tingin mo sino may upper hand dito, SF and Cook? Feeling ko Elephant. Parang SF. Lineup. Oo. Kasi madadodge-dodge din ni, ano, ni Queen of Pain. And then meron siyang pang-harass, which is yung kanyang mga lason. Mm. May pang-spam siya ng skills compared to Shadowfin. Pero mahirap din yan kapag nakaipon ng ano, mga kaluluwa. Ang mahirap din kasi, yung si Euros kasi, so, katulad ng sinabi ko kanina, yun lang ang kailangan niyan, di ba? Kailangan lang niyan makapag-BKB, isang damage item. Maliban dun sa kanyang battle pure na syempre, is a must, di ba? And after that, lalaban na yan. So, yun yung window nila. Sa kabila naman, kung ganun ang gagawin ng Elephant, etong si DY din, magiging susi sa kanila from the Dark Portrait dahil ang gandang kopyahin niyang, ano, niyang Phantom Assassin sa Dark Portrait. Lahat ng supports na yan, ng ano, squishy supports na, no, FY and ano, yun si Red Panda, yes, medyo not maku. Pero si FY pag binanata niya ni Euros yung or nung PA yung Trent and Lion, tagas talaga to mo diyan. Kasi mamaya even yung Queen of Pain. Oo, mamaya din kasi yung Lion, medyo mahirapan yan once na makapag BKB yung mga heroes ng Vici Gaming dito. BKB sa mas din talaga, puro pang lockdown yung ano, Elephant. Pero DK offlane. Oo, DK offlane. Mm-hmm. Si Yang ang gagamit. But tingnan natin guys, it's the last game of the series. Pero meron pa tayong next series, yeah, ha? Last game dito, dahil best of three lang tayo, we still have another series, which is, ano nga uli yung next series natin, Direk? Oo, oh, yun. Sige, ayan, thank check you. Lang daw muna. Hello kay Mark Melchor. Pa-shoutout daw from San Diego, California. Uy, hello kay Skeleton bahay. Sanchez Christopher. Hello kay Bailey, kay Harry Matthew. Anong next game, Direk? B-Boy, hello. At kay Reggie. Aster Arisen? Iho, ma-okay sila. And ano, Lars Nova. Yo. kahapon 2-0 yung LGD eh, against ano, against Ehome na. Pero, 2-0 nila Ehome. Ito, pakilala muna natin sila. Ikaw naman ngayon ang magpakilala. Yapi, on the Radiant side, Vici Gaming, si Poyoyo ang gagamit ng Raid King, PYW on the Earth Spirit, Ori sa kanyang Shadowfin. Od11 on the Pangolier at si DY ang Grimstroke. Yeah. And on the Dire side, for Elephant, Euros sa kanyang Phantom Assassin, Somnus sa kanyang Queen of Pain, Yang first DK, FY first Lion, and Red Panda sa kanyang Trend Protector. At magkakaroon agad tayo ng bakbakan dito. Sa taas, there's the Earth Spike, PYW in trouble. Meron pang epekto yan, ang Shadow Poison. Pero ang buong tropa ng Elephant, 4 versus 4 ang bakbakan dito eh, no? Yung mga nasa bot lane lang yung hindi sumama, pero pwede pa silang mag-go dyan, ha? If ever. Yes. Very ano, yung bounty runes dito, 'di ba, masyadong malaki. Mm-hmm. Yung magiging kapalit dito, okay. Old 11, siya nga yata ang magiging alay dito, pero swashbuckle out 'yan. Okay. Yeah. Hindi okay na rin. Bounties, asan yung isa? Apat na ba yung nakuha? O, apat na ata. Apat na. Uy! Ah, tama na. 2-4-2. 2-4-2 lang. And Raid King, parang bigayan lang din sila ng Dragon Knight din dyan eh, no? Though may pareha silang stun, and pareha silang tanky. What try lane nila? Yung ano, yung top? Yung baba. Ah, oo, yung top. Pero nandito yung ano, hindi. Dumaan lang si FY. Oo, kasi yung dalawang supports din dito, di ba? Pwede niyang yan. Uy, natamaan dito ng Stroke of Fate.
pero mukhang walang kill potential. Oo, wala, makakatakbo lang din yung Lion dito, pero Euros on the top lane na nahaharas din itong si Old 11. Pwede niyang kunin yung creep wave. So nasundan niya yun. Nakakuha ng Earth Spirit eh. Oo. So ay mahu din yung Earth Spirit. So medyo goods din yun for the VG. Diba mag-level 2 agad yung Earth Spirit. Yan, tag-isa sila ng ano, tag-isa sila ng creep wave nung Pangolier. Ay, medyo mahirap to for the side of ano. Ayun, buti dumating si DY. Kasi mahirapan siya ano eh. Mahirapan siya lumasit dyan dahil diba yung Breath Fire niya, no? Ni DK. May minus yan eh. So, makakaarapan sila. Plus, ayun nga, i-spaman pa siya ng i-spaman. Nito ni, ano, ni Lion. Lion. Tapos mamaya, pwede nga ata siya maglagay ng early na, ano eh, mana drain. Pwede rin. Pigupan lang niya yung Raid King dito. So, for sure, hindi pa agad yan maglalagay ng reincarnation kasi pwede lang siya yung mana drain nitong, ano, nitong Lion. So, dapat iiwas niya muna rin yung sarili niya sa isang team fight. Uy. Pero, Euros? Uy, dalawang low health to for Elephant, ha? Pero hindi ata nila Sunstrike! Wala pa lang Sunstrike. O, isang palo na lang. Red Panda ang magiging first blood dito, Vici. Gets the first blood, mga kaibigan. And that is brought to you by pnxbet.com. Bet on your favorite games and bet responsibly. Yan. Register, ha? Use our code Lupon WXC. Pero dito sa kabilang side, akala ko, go-go nila si, ano, si Young. Yapi. Ayan, sa mga katunin lang dyan, hindi po ito DPC. Yan. FDC po ito. Parang ano lang. Chinese tournament. Chinese tournament lang. Parang Lupon Cup. Lupon WXC Cup na mapapanood nyo sa Kumu. Galing ha. Ganda ng ano ha. Ganda ng pasok mo dun ha. Ganun lang yun. Kaya ita-download nyo na dapat ang Kumu app. Yan. Maliban sa Lupon WXC, dyaka yung Lupon WXC Cup. Yung mga tropa natin, mga streamer, nag-i-stream din dyan. Yan. Si Aki, di ba? Minsan nag... ano ka dyan? Doon ka nabibidyo kay? Kumu. Yan, pero namin-nabigyan dito sa bottom lane, ha? Si Yang na naman ang alay dito. Level 4 SF, ito yung ano, ito yung medyo mahirap eh. Kasi once na makuha ng maraming souls yung SF, mahirapan din yung kinupay na makalapit. Pero ayun na nga, just in time na makakapagkagulong. Si PYW, nabigyan naman siya nitong dalawang heroes from Elephant. Maganda rin kasi yung harassment na kayang i-provide dito. Though, pareho silang melee heroes, diba? Pero masakit. Around 96, kung level 3 na yan, mga ganun, 96 to 100 na yung right-click damage ng Trend Protector. Mm-mm. Ayun, oh, mana drain lang sa mukha si Poyoyo. So, hindi niya talaga kailangan maglagay ng... siguro at least, ano lang, level 1 Raid Fire Blast para kahit paano pang micro. And speaking of Raid Fire Blast, uy! Kumama yung Mortal Strike. One more right click kay FY. Pero makakatakbo. Ito pang Leon. Pero kasi maganda rin yung ginagawa ni DY, di ba? Na ano niya, na gugulo niya yung mundo ng DK dito. Hindi siya makapag-lane. Pero dapat, di ba, nagli-lane dito itong si DK. Pero nakapag-pull din yung Lion. And bottom rune pa nga. Bottom rune ba? Na-deny? Na-deny siguro. Ng Grimstroke ata. Hindi wala nakakuha eh, pero rolling boulder dito medyo masakit. Sisipain papalayo itong si Euros, pero the blink. Bye. Oo, goodbye aray ka dyan, sir. Wala na, no way out na si PYW Dagger. Dito. Dagger, chak. Shoot sa banga. Lumayo ka man sa aking ka lang. So that's 2-2 yung ating score. And the less than 1 kay goal lead for the side of Elephant. Natin kung magdedire-diretso yung momentum from that 2 kills dahil na-open up tayo ng 2-0. Oo, pero ito na nga ang atang bawi ng Elephant din dito. They will go for this Pangolier. Oo, kaya magandang rest po from PYW. Tignan natin, pwedeng makakuha ng kill. Swashbuckle. Ayak! Yay! Ay, swerte nga naman, nag-lucky shot! Uy! Napatay pa nila. Gusto mo yun? Yung mga ganun, di ba? Ang maganda kasi doon is good. Sarap naman yan. Sarap naman yan. Ang maganda kasi doon yung pasok ni PYW. Diba? Na on point yung kanyang rolling boulder. At the same time, imbis na mamatayan, nakapatay pa. Yeah, pero... ang kapalit. Carry for a carry din. Hindi na maganda. Paano. Pero okay lang, sinabigan na din nila. Nabigan din nila yung ano, yung DK din kanina. So,
let's see. Somnus, tama na kibote muna diyan. Jaryo bote. Pero level 6 na yung SF ah. Ay. Pwedeng umikot. Ay, nasama sa smoke. Nakita ta ni ano yun? Nakita ni Orion pero it will be popped out agad. So 6 minutes power rune. Ang gawa mo dun, sir. Nananahimik ako, dinamay mo ako sa ACOMS mo eh. Nako po. Sayang yes. Naman yun. Tapos biglang mapapop lang din nung ano, nung SF. In Viru na, pwedeng mabigyan tong si, ano, si Queen of Pain. And let's see. Ito yung mga panggang talaga na power runes eh. And the level 6, si Somnus, may pang-burst na sila kahit pa paano. And SF, hindi rin agad siya naglagay muna ng ano. Ng Requiem. Ng Requiem. Bingo sana, pwede yung iset up eh. Ng Lakad Requiem. Pero puyo yun yung trouble. First rate fire blast. Yang! Gondong rotation from the SF dito. Tignan natin, pwede pa silang kumuha ng kill and FY. Tumatakbo dito. But, Inabol siya ng skeletonies. Wala na silang ano. Mga skeletal system dito. Pero dun lang siya sa may tier 2 tower. Gusto niya rin i-def kahit pa paano. But on the top lane, old 11. Hindi niya maituloy-tuloy yung kanyang Rolling Thunder. Here you go. Uy! Grabe naman dati yun. Grabe yung mga ano. Uy! Uy! Ano yun? Hello kay Curiosity, kay Logico, and Sora-kun. What's up? And happy viewing sa inyong lahat dyan. Kay Raymart and Raymar. Kasi po nga, yan. Kahit nag-drive, nakikinig daw sa Dota. Uy. Si Alex Evangelista. Actually, parehas tayo ng ganyan. Ng ano, pero relax ka lang ha. Dapat, syempre, mata nasa ano. Oo. Nasa daan. Kaya nga, yun yung reason ko. Kasi may ibang tao na nagsasabi, bakit daw yung mga caster parang speaking the obvious lang? Kung ano lang yung mema lang daw, kung ano yung nakikita, yun lang din yung sinasabi. Kahit nakikita naman daw nila. Yun kasi meron mga tao like me, na nakikinig ako ng Dota habang nagdadrive, habang naghuhugas ng plato. So, hindi ako nakatingin sa pinapanood ko. And sobrang helpful nung naririnig ko na at saka kaya we work in pairs, di ba? Siyempre, yung play-by-play, we say what we see. Di ba? Yung kabila naman eh, siyempre, siya naman yung tumitingin dun sa hindi nyo nakita and ina-explain kung bakit may nangyaring gano'n. Yun lang ang gusto kong i-share. Kasi may mga taong gano'n na mga viewers din natin na, nakikita na naman namin. Ba't sinasabi nyo pa? Ay, huwag nyo nakapagtrabaho. Yeah. Parang gano'n eh. Diba? Ganyan yung ano man tawag doon, kumbaga yung underlying statement sa casting, mga sir. Minsan, papasemina nga tayo niyan. Hindi tumama yung Inkswell din dito. Pero yang, nandito na sila. Medyo malalim. Ang Team Elephant din dito. Okay, FY. Pwedeng mamatay yung Lion. Let's see. Nako, nabigyan nga. Medyo ko late reaction start dito si Old 11. Pero magnetize, magagamit. Hindi Dugi natatama yung dito. Pangatlo. Naku, yun lang tumama pa. Napaganda pa ata. Swashbuckle. Ayaw mo, di ba? Okay lang naman. Pero yun nga, double kill yan. Para kay Old 11. Naka-javelin na din kasi. Tingnan natin. Nawalang kasawa-sawa. Kapalit yung dalawang heroes nila sa bottom lane dito. Hindi rin maganda yung ano yung lane ng DK. Kasi as much as possible, hindi siya namamatay. And i-ano lang niya yung lane na doon. I-sustain lang niya. Di makakapush siya ng maaga. But eto na nga. Nako. O tama yung Inkswell sa dalawa. Patay yung Trend Protector. And FY in trouble. Let's see. Ay! There's a Phantom Embrace kay Somnus. Na Hex. Then dito, naglabas na nga ng Skeletal System. And bamba out na muna si Poyo dito. Though they do have a nice vision dito sa top lane, pero at least yun na yung bawi ng ano ng elephant. Namatay yung Lion and DK, namatay naman yung SF doon sa top lane. So I think hindi ko pa rin masasabi kung sino yung sobrang lamang at this point, since parehong carry din yung nakaka-farm. Pantay lang din sila ng level and last hits. Walang ayan nga, sasabihin ko pa lang eh, walang nag-check nung ward na yan, basic ward spot, meron dito yung elephant and hindi nila napansin yun, that's why napatay nitong Lion, etong si Earth Spirit. Kasi free lang siyang naglalakad doon, hindi niya ina-expect na may manggagaling sa likod. Pero but 11, another kill for him, yes, yung DK. Ano, yung Pangolier din dito. DK, sunod-sunod yung kamatayan niya. Ano siya, magtatangkin na ito mamaya para sa Team Elephant. Pero ako kasi, sinabi ko na ito kanina pero medyo biased talaga ako sa PA, lalo na pag na-drug until late game yung laro. And I think, na di ba insta-kill nga naman ang Dark Portrait sa Lion? Hindi. Ang alam ko kasi is spell immune yun. Hindi mo siya matatarget. Okay, so, ganun, mahirap pa rin.
Kaya nga, physical na. Pero, yep. Mamamatay nga ata siya dito. And, yung swashbuckle na naman, napitika na naman yung lion dito. And, mega constrict na nga si Old 11. Uy. Let's see this. They're going for the chase. Ingswell, puputong nga ba dito kay Somnus? And, napakaganda. Na naman, siya ang kakagising mo lang. Gusto ka na naman patulugin ng Vici Gaming dito. Good morning daw sa'yo. Na, kala ko, igugupan nila yan. And I think, si C-Spar muna sila rito since padating na rin yung mga tropa from Elephant. Pero ang ganda ng ginawa ng Earth Spirit doon, yes, nag-commit siya ng Magnetize para sa support, pero on how they kill the Queen of Pain, pero isa pa. Ganda, ang ganda ng puro gulong lang din sila dito, pero Overgrowth will be there. Mapipigilan yung mga bagpulong ng mga itlog dito, pero si Yang na naman ang nabigyan, the DK, mga kaibigan, Tier 1 tower on the middle lane. Ang lakas kasi ng initiation power dito ng Vici Gaming, dahil once na may Inkswell, gugulong lang, pero silence. Wait lang. Aray ko po. Yun lang, delikado sila rito, si Euros na nakaka-gain ng kill streak. He's now on a killing spree. 4-1, and siguro mga 2 to 4 minutes pa yung kanyang Battle Fury, and then yun na naman, sunod-sunod na naman yung farm ng PA dito. So I think kung rotation-wise, kailangan nata nilang bigyan yung PA. Nang unting-unti pa. For VG, diba? Kailangan nila, like, smoke-an siguro si PA, try nilang hanapin dito sa mapa kasi hindi talaga siya din lumalabas eh. Yes. And yung wala silang mga aggressive wards dito. If you look at the minimap, nasa river lahat. Pinoprotektahan kasi nila yung mid eh dahil mabubuksan na naman yung triangle at saka yung baba. Sabi yung sinasabi ko kanina kaya kinagandahan ng yung initiation power ng Vici Gaming dahil Inkswell to Rolling Boulder. Oo, tatama. Sure stun. Kaya nila napatay yung Queen of Pain kanina, sakto yung nagumugulong pa lang, nakapaglapag na agad ng bato sa tabi, and then nahatak with the geomagnetic grip. Diba? So, of course, yan ang isa sa mga weakness ng isang Queen of Pain. Silence mo lang yan. Diba? Maximize the duration of the silence, kahit sabihin mo 2 or 3 seconds lang yan, then tsaka mo siya i-burst. Yeah. So, mapapatay mo siya before he blinks out. Tsaka may silence din eh, ng Grimstroke. Oo, so, yun pa. May Phantom's Embrace pa. Diba? So, mahirap talaga to para sa side ng Queen of Pain. So, BKB is a must for him. Diba? Para makagalaw siya ng ano dyan. And at the same time, yung maliv para naman makapatay siya. Yeah. And ito na nga, few goes away from Battle Fury, itong si Euros, Shadowfin, anong ma-item niya? DK dito, hindi siya magano na yung current build ng DK na Meteor Hammer. Kaya dagger or maybe BKB. Paano ata siya magpapakunat muna? Tsaka nag-damage item siya, tsaka pang... Kasi I think hindi naman din nila kailangan ng nung Meteor Storm na, Meteor Hammer na build. Kasi ang dami din naman nilang pang lockdown eh. May Earth Overgrowth sila, may Lion, pero nagulungan nga itong si Euros, mga kaibigan, the PA Overgrowth. Hindi nila mapipigilan ng pagkamatay ng PA dito. And, lalaban pa. Uy, nakakaangat. And, PYW, tatama, asan yung Boulder Smash? And again, the silence from the Vici Gaming. So, minus 2 agad dito yung Elephant. Pero wait lang, may Soulbind. Swashbuckle. Ako yung lang na stun. And then, there's the Requiem. Ganda. Ang fear dito. Pero mamamatay yata itong si Old 11. Makakapag-sustain. But still, makakuha ni, ni Somnus yung strike niya doon. Almost 500 gold, Yung nag-earn sa kanya, dapat mag-sustain pa. Si ata? DK? DK ba? I don't know. Ay, hindi. Maka-earn. Hindi, sarili niya ata. Sarili niya ata yung in-earn niya. Lapit na yung Battle Fury. One component away. 300 gold away to be exact. Ayan. And mabilis na lang yan. Hirap nito, Going for Aether Lens din yung Lion dito. So, good item choice din. And sobrang kailangan din after dun dagger, siguro. Kailangan ni, ni FY para maabot nila yung backline si dito. Kasi I think kill worthy talaga yung Grimstroke. Ang daming nagagawa ni DY pagdating sa Clash. Pero Smoke, wala silang ibibigay na space or oras dito sa Elephant. Lalaban na naman sila dito. And spotted nga. Alam nila na nandito yung si PA. Nagpupul. Nakakaramdam. Binlock. Pumasok agad yung, hindi ko sure kung yung Grimstroke yung pumasok agad doon sa So, hindi nila nahatak ng maigit. Nakakuha pa nga yung niya, yung inipon niyang mga ancient. Ba't naman ganun? Ako nandigaw, iba sinagot. Ibat naman nun.
To be honest, pampatulog ko to. Same tayo pagdating ng gabi. Ah, yes, nakikinig yes. lang ako ng mga nagka-cast. Hindi ako, tulog na ako maya-maya. Hindi yung ano, hindi yung kaya ako nakikinig para ano, tapos makakatulugan dahil nakakatamad yung game. Hindi, yung mga bosses kasi din ng caster. Nahanap mo rin kasi yung ano, yung parang relaxation dun sa ano. Same. Even yung ano, yung in-game sounds, 'di ba? Pag naririnig mo kahit walang caster. Same tayo. I for sure marami din ganyan eh, mga pag maya-maya nakabitaw ka na sa cellphone mo na gano'n. Lalo na pag naka-earphones ka ba, diba? Diba? Minsan magugulat ka, lobat na, pagising ko, lobat na ako, tapos ibang-iba na yung nagpe-play. Kasi ako, ang pinanonood ko yung ano eh, yung cast ko nung previous game. Ah, pampatulog. Pero si Yang, eto na naman, nabigyan na naman mga kaibigan. I don't know, pang ilang beses na yan, pero sabi ni Tito Badang. Naka. Ilang beses, pangalawang beses na yan. Na yan. Wala ka, hindi makapagtangke yung ano yung Dragon Knight, parang medyo nawawalan ng silbi. Kasi Dragon Knight, sobrang strong laner niyan. Ang pinaka-best na gawin niya is to sustain his lane, yeah. And basagin niya yung tower na kung saang lane man siya. Kaso wala eh, hindi niya kinaya yung power ng Grimstroke and Raid King. Na beses siyang namatay. Kahit may Lion siyang kasama, di ba very aggressive yung support na kaduo niya. Bes, magkatabi na lang kayo dyan. Hindi mo pa nahahatak. Hindi mo pa naramdaman na nandun yung PA. Mm-hmm. Kailan start ng Civil War? Bukas, guys, ang ating regular season. Pero ito nga nagtatago dito with the invisibility rune. Pero, uy, ganda ng Earth Spike dito. Pwedeng mamatay itong si Ori. Pero nasa na kanyang backup na finger nga sa mukha dito. And SF will fall down. Mapaganda nga Soulbind nga rin dito. But the Overgrowth will be there. FY, doon sa likod, hindi nila maabot. Rolling Boulder, tumama nga kay Somnus. Pero nandito na yung ating Blue Eyes White Dragon. And FY, tumatakbo doon sa gilid. PYW, yun sa very bad spot. Mamamatay nga ang ES dito. Pero ito na si Old 11, ang ating bida ng taon. Nako po. At ayun, gulong itlog gulong. Tingnan natin, ako parang may MMDA wala, dyan. Wala. Oo, may MMDA. Nakapag-swashbuckle out siya and Somnus, hindi na ata siya go. Sayang yun. Ang ganda na nung ano eh, nag-miss yung ano eh, accidentally nag-miss yung Rolling Boulder dahil nag-blink out si Somnus. Pero dun sa dulo nung pinag-blinkan niya, nahagip pa siya. Kaso yun nga lang, meron ng kasamang Blue Eyes White Dragon nag-summon si Kaiba. Yep. Binabana, nag-tribute ng dalawa. Ang asim din ata ng galaw ni ano doon ni Ori doon kasi ginaw niya yung PA na wala man lang silang vision. Napinggit din tuloy dito siya sa mukha, no? Gilid. Yeah. Hindi naman biro yung damage ng finger up din, yeah, 'di ba? Pong burst 650? Din talaga eh. 650 ba? 700? Parang ganun. Sakit din 'yan. Eh kung may stack pa. I think meron kaninang finger up din na isa doon sa baba. So, double check na lang natin kung ilan na yung finger up din niyan. Yung damage, no, yung bonus damage. Pero bonus damage, ang ganda rin ng observer words ng elephant din dito, di ba? They're readying for the Roshan. Di ba? May vision sila dito sa triangle camp ng VG as well as makikita nila kung gustuhin man ng VG mag-Roshan, pwede lang i-contest. Or pwede sila yung mag-initiate ng Roshan since PA naman din sila eh. And mapo-force pa nga mag-MKB or Rapier agad itong PA sa tingin ko. Maganda yung card niya eh. Kasi, wait lang, Yang. Okay. So, si Raid King kasi, he'll go for Radiance. And alam naman natin yun, 17%, di ba, nagbimiss. Basta tamaan ka nung Radiance burn. So, for PA, instead na mag-MKB ka, di mag-divine ka na. So, crucial dito yung first and second ages nung laro. Yeah, may naka-TP out pa dun si Ay, nasa tabi mo lang, buddy! Pero, sir! Ay! Hinihipan. Hindi na, saso yan ha, bilad ka. Hinihipan. Para ano humangin yung puno, no? Oo, di ba? Pag may gumulang, may tao dun! Di ba? Sayang. Ayan, sabi ni John Dave, pag alam niya daw na mapapapikit na siya, i-charge na daw niya yung cellphone. pwede yan. Gandang galawa niyan. At eto na, they're readying up for the Roshan dito na. Deward naman din nila yung vision ng elephant, pero kasi meron pang mga skills ang elephant. May overgrowth, may finger of death, and may wave pa rin sila dito. But to counter that out, up din naman yung mga ultimates ng VG dito. So, pagandahan na lang, I think, ng pwesto. Pero yung ops dito, hindi pa nila na-deward. So, spotted talaga sila. Yun sa may triangle. Ang na-deward lang nila, yung nasa tapat ng Roshan. Uy! Old 11!
Hoy! Nag-blink! Hoy! Nag-blink si Euros dito! Nagkamali yata itong PA, mga kaibigan. Pero the overgrowth will save the day dito. Okay, Requiem dito sa likod. And yun! Na yun! Napakahusay mo dun! Rolling Thunder Wards. Ayan. Ano nangyari sa kanya dun? So, since Ultimate Soul was committed, eh, namatay din yung Trend Protector, makakalamang pa nga yung BG Gaming dito. Yeah, Picasso, maganda yung, gustong-gusto ko yung vision ng ano, ng elephant dito sa gilid. Ay, nag-smoke na lang nila dito. Alam nila! Alam! Okay! PYW pumupuesto and they're hiding under the smoke. DY, nandito na lang din sa gilid, pero spotted siya! Pinoy! Saan ka pupunta, sir? One hit, delete nga! Itong si DY, the Grimstroke, mga kaibigan, nasa naunyebwe pa nga yung PG dito. Kalahati na yung buhay ni Roshan, mga kaibigan. Nasa na yung SA, patay din pala, sir. But on the other side, na-solo kill ni PYW si Sob. Nagawa mo dyan, sir. And all 11 is down as well, pero 3-1 yung ating kill count dito. Queen of Pain lang yung patay sa kabila. Pwedeng i-resume yung Roshan since DK's ultimate is still up. Ayan. Naku, bawi nga ba ito? Bye, back will be committed. Ang layo ng TP. Ay! Euros! Pero makukuha pa rin niya yung Aegis. Naka-last hit lang doon is yung VG Gaming, Old 11, with his Rolling Thunder. Ay, lalaban sila. Yang. Oh my God, the Red Ice Black Dragon is dead. Naku po. Okay. Mahirap kunin yan. Pakonsuelo na lang yun para kay Old 11 since nag-buyback siya dito. Pero very crucial yung kanyang buyback, ha? Though, ang pera ay napunta sa kanila. Pero yung advantage, still, nakuha yan ng, ano, ng elephant. Diba? Ngayon, sabi ni Skeleton, naka-charge habang nanonood para walang problema. Maganda dyan, gagamitan mo nung ano. Ingat na kasi mama, sumasabog yung mga cellphone, di ba? Hindi, gagamitan mo nung ano, yung clip na nagagano. Mobile phone holder. Pero sabi ni Dean Martin, nakataas yung cellphone mas nakatulog ko, babagsak sa mukha. Ako rin. Nangyari na sa akin yan. Kaya ako gumagawin na ako ng phone holder. Ilalagay mo lang sa kahit saan dun sa ano. Sa gilid ng kama. Ng kama or ng table or kung saan. Magigising ka daw tuloy ulit. Pero, teka lang, huli ata. Dito mamamatay nga ba si Ori? Ayun na nga. Awit, sir. Sunod-sunod na yung pagkamatay nung SF. Sayang kasi, maganda na yung start ng VG dito eh. Eh sabi ko nga, malib lang ang kailangan. Ako hindi. I think ang pinaka-MVP dito is yung OBS doon sa gilid. Yes, ayun. Kanina ka po pinopoint out yun eh, na sobrang... delikado ng pwesto ng VG at yung ginawa nilang pagro-roshan. Kasi ang ganda ng CCTV ng elephant. Yes. Tsaka tamang protekta sila dun sa last outer or tier 1 tower nila dun. Diba? So anytime na may makita sila dyan, pwede nilang puntahan. Oo, diba? Nakakabawi pa nga yung DK na pinupood trip nila dito. Kanina yan, DK. Donkey Kong yan eh. Ngayon, Dragonite na talaga yan eh. Donkey Kong. Diba? Diba? You know what DK stands for? Donkey Kong? Oh, no, Dragonite, okay. Ayan, artista hello. Artista yan, ha? Uy, artista yan, nasa Netflix Donkey yan. Diba? Tandaan mo, artista ay nandating yan. Ayan, hello kay Tonyo. Ayan, ganda daw lang sa ng Lion sa loob ng Roche Pit. Wala silang vision, pero dalawa yung tinamaan, diba? Hello kay Manuel Jericho, kasama daw niyang girlfriend niya na non-all. Uy! Fidel Baluyot, what's up? Sana all. Sana all daw. Di ba may asawa ka na? Buntis pa kaya asawa mo? 3 years ng buntis. Iwalay na kami. Buntis lang yon. 3 years ng buntis. Ang tagal ilabas eh. Pag-rekinder na. Pero spotted yan na dito makakapag-blink out yung PA, mga kaibigan. And PYW na sa kanya. Ako, ang ganda na naman ng Earth Spike dito. Nakatutok si Euros sa kanya. And mapapatay na ba? There you go. And Overgrowth plus the Magnetize will be committed. Old 11, tamang swashbuckle. May na-finger pa nga sa mukha, which is si DY. So Old 11 ngayon, patay na. Puyoyo in trouble. Hindi pa napatay. And finally, sumabog na nga yung bungo. PYW, nandyan ulit siya sa gitna ng labanan. And Euros in trouble. Tingnan natin, may Aegis yan. And Aegis will be pop. Round 2 for him. Hindi lang ikaw ang reincarnation dito. And Yang, ayun na nga. May sumabog na Requiem. There's the Sonic Wave. Ang ganda na naman ng Earth Spike sa dalawa. And Euros, sige, hataw, labas, tagas ang dugo. Puyoyo, kaya mo yan. Lumabang ka. And 5.0 center. Euros is down for the Kang Unstoppable Streak. And Sonos is down as well. Supports na lang natira. Support, labanan na nga na mga support dito. And FY will be on a killing spree. Mananakbo ba? Joke lang. Napusitan pa nga ni DY. And that's a double kill for the Greenstroke as well.
Sobrang, sobrang daming buybox na kinumit ng VG doon para ma-defend tong bottom tower. Pero the good thing is, na-pop naman nila yung Aegis dito. Pero parang ang hirap na eh. I think, namatay pa yung Raid King. Wala nga yung ano. Kasi dapat insurance mo na yung ano eh. Yung Aegis na yun para makapag... Ako talaga, feeling ko, walang dating yung PA pa ngayon. I mean, nakakatakot siya, pero mas nakakatakot yan, Matic, Rapier mo na yan. Kaso nawala yung Aegis eh. Mm-hmm. Napita siya nung gano'n eh. Hindi masyadong kumampi yung RNG dun, hindi masyadong mani yung coup de grace. Sayang yun. Sa bagay, lalambot lang nila SF pag nag-proc yung ano, yung coup de grace. Eh, glass cannon, hindi. Ano bang, nakadagger yung SF na yun eh. Alam ko, magic build ata yung SF, hindi ko sure. Or glass cannon. Kasi, ay hindi, tama, magpa-magic pala yan dahil malamang sa malamang, lugi ka sa PA dyan pag sinabayan mo ng right click niyan. China number one daw. Kulang sa mana yung ano, Trent, pwede niya sanang i-overgrowth yun. Ayan, hello kay Jandy De La Torre, what's up? Kay Jason Malyari, Renny, kay Mark Penilla, hello, kay Leoninho Rojas. Hello, Puyoyo, kamusta? Ah, you'll go for AC. Si Mayor Halbert Bautista. Ata ang AC na din ata siya. Ay, hindi niya tinuloy. Akala AC, ko, oo, AC. Hindi, I mean, akala ko yung i-deliver sa kanya is yung ano. Yung ano na. For Halbert. Yung recipe na ng Halbert. Oo, pero mag-ano muna siya dito, AC. Go Scepter, yes, this is a must for them. Especially for the support of BG Gaming. Dahil oy, pag may tumalon, katulad niyan, and Magnetize sa dalawa. There's a Dust, hold 11. And, babe, nag-roll up ka pa dyan, ha? Pero, si Ori with the Requiem, yun lang, wasak ang Akum. Again, from Dragon Knight to Donkey Kong real quick, and Red Panda is down as well. Oh, walang no buyback yung two heroes ng Elephant dun, ha? So, nice bawi para sa VG dun. And Raking, ay, makakabasag pa nga si Puyo yun ng bottom lane. Ah, iniiman lang niya yung skeletal system. Pero may nabap ng BKB! Mag-isa dito yung PA! Hello, sir! Na! Hala, nagamit yung BKB dito. Pwedeng i-go yan. Tingnan natin. Somnus na ko siya naman na naiwan. Wala din silang vision eh. So, masyadong maasim yan. Pagka ganyan, asim. Kailangan na din nilang mag-ingat eh. Hindi na pwedeng makumit yung mistakes na ginagawa din nila kanina. Kasi sobrang dikit lang din ng laban. Yeah. Grabe. 24-21, 2K Gold Lead na kanina. Yung kalamangan, nasa Elephant. Dito pala, nasa Elephant. And then lumipat na ngayon dito sa kabila. Yeah, wala ba daw ka si KJ? Meron yata si KJ wala. Game or rest day ni KJ ngayon. Rest day ni KJ ngayon. Ayan. Hello kay Crawling Chaos, Emotions on Style. Kasama yung asawa. Ako din, dati Nicole kasama ko yung asawa kong nanonood. Kaso nga, buntis, 3 years. Ayaw ko na. Antay ako ng Ayaw ko na. Parang nagdadalang eyat yata yun, ha? Hindi nagdadalang tao, ha? Jirap ang ano nun. Jirap ata ang ilalabas nun. Ayaw ko na. Hoy! I leave you. Sabi ko, I left the party. Okay. Pero, smoke dito sa ano, ha? Dito. Shout out kay Miss Caster Dayanara. What? Ang aking idol. Dapat tayo dyan, Caster Dayanara. Caster Dayanara, ha? Ganyan. lang yan, mamaya meron na naman tayong video niyan. True. Ganyan-ganyan na naman. May video tayo na naman tayo dyan. Tapos, yari, nag-aayos ka ng mukhang ganun. Oh, gando yan. Ganyan-ganyan. Mag-aabang na lang ako sa my day niyan. Titignan ko pag may bloom bilog mamaya sa social media. Malamang sa malamang yan, may laman na naman yan. Hello kay Ray Mark Karandag. Nanonood daw from Marriott si Hotel. Naka-quarantine daw siya sa Marriott Hotel. Si Ray Mark? Oo. Hello kay Kevin, Gabriel, and Michael John. And sa Marriott. Sa Marriott? Buti nga ngayon sa Marriott na di ba social lang mga quarantine ngayon? Dati nga susugo lang ba eh? Susugo pasay? Ay, totoo ba? Totoo, kapag galing ka ng awit. Pero teka lang, may gusto silang i-go din dito. Mas patan sila. Ingat kayo dyan ha. Nila lang, nabati ko lang. Yung mga nag-quarantine. Ingat kayo dyan mga sir. Don't forget to wash your hands. Dalang alcohol. Tsaka face mask, face shield. Pero PYW! Maka-force out ata. Hindi na niya i-force yung overgrowth niyan. Churgil na to. Katami na isa. Nag-espadang walang talim. And Red Panda is down. Pero dito sa kabilang side, all 11. Naku! Right click! Ayan! Sakit! Chak! Chak! Chuka Chenes! Uy! Buhay ito nga, sir!
po. Ay, na last na dito, wala ng BKB. Yung PA, Requiem will be there. Naka-BKB. And yun ang one-hit delete pa dito si Somnos. They're going for the chase onto this Lion. Pero napakagandang Earth Spike. But still, a kill will be there. And 3-man down para sa Elephant dito. Habol pa sila kay Eurus dito. Ay, BKB! Naku po. At chak! Ay, hindi ko! Bumabrak pa yung crit. Nakadugas na lang yung Dark Portrait. Sinasabi ko na sa inyo yan. Ayun na, yung Dark Portrait nung ano, Grimstroke. Eto, sabi ko nga, di ba? Eto, literal. Kalabang ko, sarili ko. Tingnan nyo, nag-crit yung ano, 1-3 din yung dinamage. Walang magawa yung PA dun, no choice siya dun, kundi, you know, the oldest trick in the book. BKB TP is the way. Oo, hindi, ang aga din kasi talaga nilabas yung PA, no? Second pick, na Grimstroke-an din sila. At saka ayun, mahirap. Yumayaman na yung Grimstroke. Pinriority niya na yung, ano, yung aga ni Scepter. Eh, kahit naman yung Grimstroke kasi napunakuha ng, ano, kunakuha ng Elephant, ganun din yung gagawin nila. Saka ano eh, hindi siya priority ni, ano, hindi siya priority ni PA na puntahan. Sinusunog na lang? Ah, anyhow na lang. Uy, parang masarap yun, ha. Saan mo gusto kumain? Kain tayo, mamaya. Tayo lang. Bang inasala eh. Huwag natin sasama niyo. Ay, hindi magkakasi. Ay, hindi kasama. Hindi kasama. Hi! Yun lang. 5 daw ba si FY? Alam ko 4 si FY. 4 po, 4. Si Tusking nga daw siya. Tapos hindi na natalo. Yan. Win-win. Yan. Shoutout sa'yo all the way from Taiwan. Masarap ba milk tea dyan? Sabi nila yan daw. Oo. Dyan na ata nag-originate ata. Milk tea lords daw dyan. Milk tea lords. Taiwan. Tsaka yung boba tea ata. Boba something. Saka yung ano, sa Thailand din. Pero teka, old 11, mapipitas nga ata dito. Finger of Death will be there. Pero eto na nga, Soulbind gagamitin dito. Meron nga bang pang follow-up? Ang PC Gaming, pero pumitik. Okay, joke lang yun. Eto mo pala. Uy, gandang Requiem dito. Pero TP out na lang muna habang naka-fear pa. Pwedeng talanan itong si DY. And goodbye, Aray for the Grimstroke. Yan ang kailangan gawin dito ni Eurus. Makita niya agad kung nasaan yung Grimstroke. Dahil pag hindi niya nakita yan, at yung Grimstroke ang nakakita sa kanya, ay tapos talaga, mauubos yan. Sabi ko nga, Lion and Trent. Kahit uy, sabihin mong Trent yan. May naririnig ako. Ages. Second ages of the game, mga kaibigan. Binabanata na ng Team Elephant dito. But VG, hindi nila bibigyan ng basta-basta to. Ito, pwede rin to. Kasi ito na naman yung mga, ano, ha, yung mga wards ng Elephant. Ha? And kami na muna papasok. Ha? Sinimulan nyo eh. Na ata sila dito. Sinimulan nyo, kami tatapos. Ah, DK walang ulti, same as Lion. Trent Protector walang mana. Loko, sa lipad na nagaling yung PA! Ayun na, tumalo na! Si Yang! And BKB will be used, same as the Shadowfin. Pero binaba natin siya dito ni Yumos. And yun lang, 1-3! Wasak yung Anino! And Puyoyo, fighting for his life! Sabog din ang kanyang mga buto. And Aegis, mapapatay na kukuha. Well, nakuha nga nung ES. I think that's a stolen, ano? Oo, dahil dapat sa ano yun, Elephant. And all 11 in trouble. Yul Scepter, Yang, bumubuelo. Oh, tamang pagaspas lang ng kanyang pagpak. Pero ba mamamatay ata siya dahil sa magnetize. Sa magnetize. DYW is down. Round 2 for him. Nawala na yung Aegis advantage. But Eurus is still there. Blinking in. Oh, naku, yun lang nakita siya ni PAW. Yung Elephant din dito. Tingnan natin. They're going for the chase dito. Lion and Queen of Pain. Nahabulin nila. Swashbuckle will be there. Pero meron nga ba silang Vision Earth Spike? Mapipigilan yung gulong ni PYW dito. Pero hinahabol siya nung mga illusion. Dayan ba yung Dark Portrait? Batay. Grabe naman yung rolling boulder ni PYW dun. Diyos ko, kahit meron ata akong gout, kaya kong iwasan yun. Sobrang bilis eh. Kaya nasa malubong siya ng Earth Spike. But still, that's a very good, ano, ha? Very good engagement for the side of VG Gaming dahil nakakuha nga nila yung Aegis. Though, hindi na ilagay sa dapat nakalalagyan nung Aegis. I mean, it's either si SF na walang vibe back. Oh, wala. Oh, wala. Tama. Oh. Oh, walang buyback. May buyback mo lang dito, mga supports na lang. Oh, or yung Raid King. Pero pera lang naman. Ang kulang ng mga yan. Yeah. Pwede ko, lang farming. Meron ko isandaan dito. Pwede nabunuhan ko muna isandaan. Dagdagan mo na yan. But still, yun nga, nakritan lang din kasi yung SF eh, no? Lalaban, tatapangan na lang talaga ni PA din mamaya. Diyos ko po. Pero ayun na naman, na-deny na naman yung Aegis sa side ng Elephant. Ah, saan siya? Okay. Kanina nakuha nila yung first Aegis, di ba? Pero na-pop out lang din agad dun sa PA. And for the second time, di na naman nila nakuha. Let's see. Ano?
Ano daw? Pa-shoutout naman Ate Casey. Lagi mong binibisit, lagi kong binibisit IG mo. Sige, shoutout ka. Casey! Oy, shoutout sa'yo, Casey, ha? Wala si Casey dito. Huy! yung trend daw, laging walang mana. Wala, naghirap si Papa, eh. Laging kulay blue yung ano, eh. You know, yung nakikita nyo yung green na yon. Nagbo-blue. Laging naka-blue, eh. Ayaw magbaon ng clarity, eh. Level 23? Yung mga mid laners nandito, 25 for the PA. Nauna pa ko yung PA. Hindi, pwede talaga mag-backfire sa kanyan. Proper positioning lang talaga for Grimstroke. Pag na-timing na ng Grimstroke, ubos yung elephant. Nako po. Yung ano, no, Dark Portrait. Ako doon ako takot eh, promise. Ilang beses ko na nakikita kasi yan eh, na yung mga support na nanakbo dyan eh. Ethereal daw sana SF. Actually, oo, pang-kite din nila sa, pwede, ano, yes. Sa right-click ni PA+. May pang-burst din sila. Kasi yung ano, kaso ano, medyo prone to ano ka doon, magic damage. Eh, meron lion sa kabila. May lion. Diba? Eh, katulad nung nangyari sa Earth Spirit. Diba? Yung Earth Spirit, nag-go scepter yan eh. Kanina, hindi siya masabayan ng PA in terms of right-click. Kaso nung dumating yung lion, naka-finger of death siya sa mukha. Diba? Yung literal, nawala yung Earth sa pangalan niya. Naging spirit na lang. Miss na rin ng right click. Kinuha niya ba yung attack speed? Nino. Ni Queen of Pain. Bilis ng right click ni ano, ni Somnus. Hindi ba dahil sa... But, anong bubuin ni Raid King dito? SNY? SNY. Mag-SNY pa. Oh, well, maganda attack speed sa kanya. Lalo na't may minus 2. Malamang sa malamang, minus 2 ang kunuha nito eh. Minus 2 mortal strike yung cooldown. Hindi pa tapos guys yung DPC ng China. I think March 13 pa yung huling laban ito. So medyo matagal-tagal pa ang ano, ang biyahe ng mga DPC boys. Tingnan natin. Maliban dun sa game, tinitingnan ko din yung isa. Baka mamaya nakatutok na naman sa kung san-san yung alam mo na. Diba, gundo yarn? Gundo yarn. Matik yan. Tingnan mo. Okay. Rolling Thunder dito plus Blinking. Pero mayuyul Scepter. Siyang na naman ata ang magiging buhay na alay. Pero sinigawan sa mukha ng P8 ng Queen of Penito. And tingnan natin. Yang with his BKB. Papasok sila ngayon dito. Puyuyo na ipit sa gitna ng labanan. At takko po ang tagal. Sumabog ng kanyang laman. Now, na pang namatay yung Grimstroke. And takko po na bigyan yung PA. No buyback available for the DK. And habol PA. Habol pa. Hinahabol nila ngayon si F1. Si Somnus naman. Bahala kayo dyan. Dito na lang muna ako sa baba. High ground ata to. High ground po siya ata ang masisecure ng Vici Gaming dito. Tingnan natin mga kaibigan. Raid King. Baba up na ulit yung ano niya. Yung reincarnation. Anong binili nito? 1-4. Bumiling satanic. Bumili ng satanic. Pero uy, anong ginagawa mo dyan? Lion! Naku po, Doggy, teach me how to doggy dito. But he does have the buyback though. Pero what can he do? Pag nag-buyback siya, wala rin siyang gagawin eh. So spam na lang muna siguro si Trent. Or bigay muna ng one set of rocks. Kasi I think hindi rin wise na rektahin nila. Pero ayun na, rektahin sila! Oh my God! Rektahin sila! Ano na lang nila. Finars lang nila yung buyback niya. No? Easy ka lang. Akala ko, sumapi sa kanila ang espiritu ng Opa Shakers. Rekta sila eh. Oh. Rektahan eh, no? Talo ba mo? Yun na talaga ang highlight ng buhay ko sa pagdodota. Bisco po. Ay. Pero 9K gold lead. Sobrang dikit pa rin ng kill score natin on the board. Pero yun na din ang ano, ang maximum potential ng VG, di ba? Killable pa rin talaga si PA. So, yes. Goods na rin siguro na hindi siya nag... BKB. Nag-divine din ata kanina. Si killable pa rin siya eh. Grabe. And elephant ba? Mapo-force na mag-jungle muna mag-isa to. Uy, easy ka lang dyan ha. Relax ka lang. May ward pa naman dyan. Mm. Kailangan nila makakuha ng mga tier 4 items. Kakakuha lang ng ninja gear ng VG Gaming. Grabe, yung lion possess mask na yung ano. Oh, Minotaur Horn. Extra BKP. There's a flicker. Ano yun? Leveler pa. Leveler. Pang basag talaga. Pwede niyang ibulsa yan. Mm-hmm. Ano, palitan ng ano, ng neutral items. Pero ito na naman. Smoke from VG Gaming. Kukunin nila yung outpost dito on the top lane. Ganda ng timing. Yabby. Pero may magandang vision din ng elephant on the top lane. Pwede nilang i-def to at labanan. Kaso nga lang, pwede nilang makasalubong ito. Smoke will be popped out doon sa likod naman. Si FY pero hindi enough yung damage ng
Finger cross, nakakritan sila ni Euros dito. Poy, tanking all the damage. And tingnan natin, nahahabol naman sila ngayon. Young, kumatakbo, pero ang ganda ng overgrowth to prevent VG Gaming. And ang ganda nun Sonic Wave, natulak sila pa nila, pero patay dito yung Trend Protector. Ay. And Euros, nahuli pa siya dito, natalunan. There's the Requiem, and ganda. He's down. No buyback available for PA. Wow, it's over and na. Somnus was able to blink out to safety. Ay, nako, kulang pa ng 1,000. Pwede ganda talaga nung Abyssal. Abyssal kay Sep, Abyssal Requiem. Uy, Abyssal BKB Requiem, napakagandang combination dito from Ori. Sabi kanina, walang niya daw mag-SF si Ori. Pinapatunayan niya dito. And tingnan natin, meron na naman. Oh my God, yung Black Dragon ni Vincent. Takopia with a Dark Portrait. And Somnus in trouble. Ayun, patayin siya rito. And Bible will be committed by the Queen of Pain. Old 11. Tamang gulong itlog. Gulong lang siya dyan. Tamang zone out lang din for the side of the Disipin na lang, Tore lang, guys. Pwede mo na silang mag-back habang wala pa ulit yung reincarnation. Asa na yung Dragon ni Vincent? Wala, napatay din agad. Napatay din agad. Diyos ko po. Grabe yung Grimstroke. Hindi nila matalunan yung Grimstroke eh. Maganda na rin yung ginagawa ng PA. Magnanalipayer siya dito. Si Ori daw, pang pub game yung build daw. Yung mga ginagawa ng mga boosters sa ramp game. Abyssal, Requiem. Eto na naman mga kaibigan. Abyssal Requiem sa mukha. If I will fall down, Yang will pop out his BKB. Pero wala na naman silang pandepensa dito. Are they going to fight? 1-2 lane push na lang ang gagawin ng VG. Naku po, spell freezing pa yung last item. Naku, malaking tulong sa kanya yan. Mm-hmm. Saglit lang lahat ng ng cooldown ng mga raises nyo yan. From ZXC raises. Naku po. Oh, hirap nito. Two sets of racks yung nakuha dito ng VG Gaming. Palaki na din ang palaki yung kalamangan ng VG Gaming dito with 21k. Gold lead. But ang pinaka-among bright, if you're going to look at the brighter side, kung kaya yung nakataya sa Team Elephant, siguro, wag lang ma-burst yung PA. Kasi, talaga yun eh, aasa ka na lang talaga dun sa Kudigla. Yun sa crit. Trickster Cloak, last item na makukuha nila na tier 4 dito for the side of Elephant. Kung chumilak sila di... Ano yun? Ito matula! Nakita mo yun, di ba? Ito matula! Hindi sa akin yun. Di ba? Hindi kami naman nagsanita. Nakita mo yun, di ba? Baka may butas sa taas. At ito na nga, abang busy kami hinahanap namin yung tumulo. kumulot. Third version of the game makukuha. And may kasama pang pressure shard yan. Uy, anong tawag dyan? Hindi, Arcane Blink yan. Arcane Blink? Sina. Arcane Blink pala yung Violet. Swift Blink pala yung Green. Si SF? Oo, naka-Arcane Blink si SF. Paano mabilis mag-proc yung ano niya? Wala na animation. Yung Requiem niya. Talagang pagka, niya? Tsaka! Hello! Yeah, tamang ganun lang. And, tingnan natin, refresher pa siya dito. So, dalawang Abyssal into Requiem ang pwede nilang gawin. Hanap lang talaga sila ng nice timing dito and the vision para mas spot out ang heroes ng Team Elephant dito. Okay, ito na nga! Wala siyang ma-requieman dito, BKB! Hello lang, sir! Grabe ng bubulaga! Aso niya yun, ha? Ay! Red Panda! Aray! Ang sakit ng Dark Portrait! Pero malambot lang, Ang sakit lang. Ang damage, ha? Okay! Yang? BYDW, nakapag-BKB na rin siya. Yang? Naku, yun lang, Soulbind. Tingnan natin. Ay, na-abisa doon talaga si Euros. Pero sa kabilang side, Euros, buhay pa ba? Kaya ba? Yung raises and then the blink. Wala na, 99 seconds. May sarili trabaho si Ori dito. Pero tingnan natin, nahabol pa ata ang VG Gaming dito po. With this BKB, mapapamambout lang ang Team Elephant dito. Pero wala na silang damage dealer. Another abisa dito, FY. Mahuli nga ba dito? Ang gandang rolling boulder into Inkswell. And tingnan natin, pagbaba nitong... ni Old 11, aray ko po doon na sila nagbakbakan sa high stairs and Somnus is down for the count. And GG will be caught by Team Elephant. VG Gaming will win the series. Good night, Irene! 2-1! Pinatuan pa! Doon din pala ang bagsak VG pa rin. Pero grabe yung performance nila for this game. And sa akin ng MVP dito si Ori at saka yung Grimstone. Tsaka ang hirap gumalaw niyan. Ilan na may Abyssal Blade sa kanila? Tatlo? SF.
Pangolier tsaka Red King. Wala talagang galawan si PA. Kahit may BKB ka pa, wala kaming pakialam sa'yo. Kahit dalawa lang tumalon sa kanya. Kahit na si Queen of Pain. Eh. So, puro sila BKB. Pero, tatlong BKB, tatlong abisal din naman yung VG Gaming dito. Pero yun na nga guys, and we're going for the next series para dito sa FDC Season 3. Aster Aris versus E-Home. So abangan nyo yan guys, dito pa rin yan sa Kuya Nick Page. And I agree with you, Ori is the SHIT. Grabe yun. Tsaka hindi talaga nila na ano, hindi, ang ano ko dito, ang galing kumuha ng teamfight nung ano, nung BG Gaming, mm-hmm, dahil alam nilang walang, kasi diba simula nung bumili ng, nasa na yung PA, simula nung bumili yun nung ano, nung Satanic, hindi na nakabili ng item yun, pinatay nila ng pinatay, kasi alam nila nilang walang buyback, diba? Kasi kakabili lang ng Satanic, and na-choke nila yung farm site, hindi makapag-farm, saan kukuha ng source of, ano yan, ng source hindi, of gold? Hindi lang siya makapwesto din talaga eh, kasi nga, puro din abisal. Diba? Makakapagbakarat na. Grabe ka naman dyan, Yota. Diba? So, congrats sa mga nanalo sa Vici Gaming dito. Yung mga nag 1.5, diba? Panalo. Kahit saan kayo mag-bet dito, panalo yung bet nyo. So, guys, pnxbet.com and don't forget to use our promo code LUPON WXC. So, magmamabawat na muna kami. Thank you guys for watching at supportahan nyo pa rin yung next series natin dito Dayan sa Kuya Nick Page. Dayan and Dan ang inyong magiging casters. Mabawat na kami ni Pilage. Have a good night. My spirit. That which is arises from that which is not. And so my legend begins.